Welcome and welcome back to my channel, Malmas Gen Indians Treasures. And today guys, magpa-part 4 tayo ng ating paglagay sa aking balikbayan box na ipapadala ko sa aking pamilya sa Pilipinas, specifically in Northern Samar. Yes guys, sa Samar ko siya ipapadala sa aking parents. And meron akong nagawang tatlo na, napuno ko na yung tatlo. So, magdagdag pa ako ng isa. Dapat guys, tatlo lang yung aking ipapadala, and then nadagdagan siya ng nadagdagan hanggang naging 5. Pero I'm hoping na ito na yung ating last, hindi na tayo magdadagdag. So ngayong araw na to, yun ang aking gagawin, pupunuin ko na lahat kasi dapat dapat ma-pick up na siya this week. Pag hindi this week, baka sa next week, maximum sigurado, ako na pa-pick up na to. And, ipapakita ko sa inyo yung mga nalagyan ko na, and then ipapakita ko rin sa inyo kung yung mga natira pa na ilalagay natin sa pang-apat at pang-lima nating box. At kung mapapansin nyo guys at naririnig nyo na pa rin ako ng singhot, ignore na lang kasi tingnan nyo naman mayroon na naman akong allergy, yung boses ko nga parang nag-iiba na naman. And anyway, bago pala ako mag-umpisa, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Hey guys, thank you, thank you, thank you, thank you. Walang kamatayang pasasalamat sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa akin, sa mga especially mga nag-subscribe, mga new subscribers, at syempre lalong-lalo na yung mga bumabalik at nanonood sa akin, nag-like ng video ko, nagko-comment. Hindi pa ako ngayon nagbabasa ng comment kasi wala pa ako masyadong panahon, pero mag-aano naman ako sa inyo, magko-comment naman ako, or kung hindi naman ako makapag-reply sa comment section, mag-aano ako dito ko siya sasagutin sa video kong to. Sa mga video ko na i-upload, mababasa ko naman yun. Tapos kung may mga tanong kayo, kung ano-ano, dito ko siya sasagutin pag hindi ako makapag-comment at makareply sa inyong sa comment section, pag nagkaroon ako ng video, dun ako magre-reply sa inyo sa mga tanong nyo. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-subscribe, pag-like, pag-comment. At kung saan sulok man kayo ng counter na aabot ng aking video, sana po ay na meron kayong napupunutang aral, at lalong-lalo na meron kayo sa akin, na-i-entertain kayo sa ginagawa ko mga video para sa inyong lahat. So ayan guys, umpisahan na natin. So ayan guys, nandito ako sa sasakyan. Pupunta ako ngayon, on the way ako sa aking kaibigan na nag-hold ng mga balikbayan box at yung mga empty boxes. Doon ako pupunta sa kanila. Kukuha ako ng isang box. Sana isa na lang ang aking makuhang box guys. Kasi ito na ay 5 boxes na ang aking ipapadala. Sana ito na yung last. Then I'm hoping talaga na yun na yun. Kaya yun, nandito na ako. Kunda sa kanila, ando naman daw siya sa bahay. So, okay lang yan. And, kailangan ko din bumalik kasi may pasok ako alas 2, 30 minutes na lang yung oras ko para pick up in tong box. Tapos, ayan, babalik ako sa bahay. Tapos, yun, papasok ako sa work. Another box, guys! Oh my God! Sana ito na yung last. Ayan na, ang ating box. Ang panglimang box natin. Ay! Dito natin ilagay guys. Kasi lalagyan ko yun ng tape. Ayun. So guys, ito yung una nating ipinunuan. Tapos yung pangalawa yung nasa dulo. And then yung pangatlo, itong huli niya merong green na kulay na shoes box. So ito yung tatlong napunuan ko na guys. Ang inad ko na isang box ay ayan. Nilagyan ko na siya ng pangalan. At yung syempre ni inano ko na siya, nilagyan ko na niya siya ng tape, binalutan ko siya ng tape. And ito naman yung huli kong pinick up panglima. So ayan ang pupunuan natin, and then ipapakita ko lang sa inyo yung mga laman, may mga kortina yan. Ito generator laman nito, and then lagyan ko lang siya sa taas ng mga
mga kortina ng nanay ko na request niya. Ayan, yan lang ang laman, punong-puno na. And then second one, ito ay mga shipping dish. Mga shipping dishes, and then mga pinatungan ko lang siya ng mga damit ulit. And then, yung picture frame, andito rin yung malaking picture frame na request ng nanay ko nandito. And then yan, damit lang. Tapos yun lang, nalagay, puno na din siya. Kaya siya napuno, guys, kasi anim yung pinadala ko na shipping dishes para sa, hindi ko alam, guys, correct me if I'm wrong. Tinatawag ko shipping or shopping. Pero hindi naman yata shopping, shipping, ang alam ko, shipping dishes, ganun. And then, basta mga pagkain, lagyan na siya ng mga pagkain pag mga, may mga handaan. Ayan, and then dito naman guys, ayos yung mga mabibigat na mga items. Most especially, mga shampoo, lotion, sabon, at kung ano-ano pang pwede. Ano ba, iniisip ko kung ano pa ba nakalagay. Ayan, yeah. Tapos mga kurtina, pinatuan ko lang siya ng mga kurtina ulit. Ayan, and then yung bag na ipamigay ko doon. Tapos yan na, puno na ulit. So, mag-uumpisa tayo sa pang-apat at pang-lima. Na susunod natin yung pang-lima. And then, itry natin na maubos lahat. And then, na magawa natin lahat today. So, pag hindi, okay lang din. Kasi hindi ko rin naman din i-force ng sarili ko. Kasi today, may pasok pa po kasi ako ngayon. And kailangan ko ng pahinga ng energy pa. Para sumabak ulit sa work. So, kailangan natin magsipag. Para nabawi agad natin yung mga ginastos natin. Kasi, alam nyo naman guys, yung pagbabalik bayan box ay hindi, hindi ganun ka, hindi mura. Talagang hindi talaga mura. So, ayan ang mga ilalagay ko sa aking pang-apat at pang-limang box. Mga peanut butter pa yung kape, and then creamer, tapos yung mga snacks ng tatay ko. And then, ayan, mga canned goods, chocolates, Swiss meats, tapos ayan pa, meron pa dito. Tapos ito yung mga hinol nating mga slippers, hindi ko pa siya nagalaw. And ayan pa, mga kape pa din yan. And then ayan, mga accessories. Ano to? Damit. And then, ang mga cortina pa guys, nandiyan sa ano. Pero I don't know, hindi ko na yata yun isasama at ilalagay kasi puno na. Kasi yung most na request naman ng nanay ko na ilagay ko na nalagay ko na sa box. And then syempre, hindi mawawala ang chocolate ng pamilya sa Pilipinas. Ayan ang aking mga ilalagay pa. And then pag halimbawa meron pang space, yan pa, lalagyan ko pa yan. Mga damit lang yung mga pinaglumaan namin damit na pwedeng-pwede pa nila magamit. And then nakikita nyo sa dulo, ayan, meron pa. Sa dulo meron pang mga lagyan ng mga damit doon. Yung mga damit pa din yan. So, ayan. Pero, last na yan. Hindi na yan masyadong importante. Pag hindi lang mapuno yun, yaka lang natin sisiksikan. So, ayan. Ang aking mga ilalagay sa palikbayan box. So, guys, itong canvas na ito nakikita nyo. Gawa yan ng aking super talented na co-worker. Actually, pinagawa ko siya. Pero ang ginawa niya guys sa akin, pagkatapos niyang gawin, diniliver niya pa dito sa bahay. Binigay niya na lang sa akin ng free! Ayan guys, super laki niyan. Mga 60 inches yung laki. Ilalagay ko siya dyan. Sa blank na wall. So, nagulat ako. Sabi niya, ano daw, kasi aalis na din siya kung saan ako nagtatrabaho. Kasi katrabaho ko siya, diba? And then, aalis na siya. So, ginawa niya yan para sa akin. Ano siya, guys? Super talented siya. At super talented niya. Tapos, super, ano ba? Ang liit na babae. Pero, ang taba ng utak. Ayan. Ang sabi niya, i-deliver ko na lang sa inyo kasi malaki to. Kasi dito sa work natin, wala tong ano, space. Maano, baka masira lang. Kaya yun, sabi ko, oh, sige, super saya ko guys. Kasi ano, bukod sa super ganda niya, gawa siya ng co-worker ko. Tapos aalis pa siya. Actually, ngayon yata yung last week niya. Tapos
yun na yung ano last week niya sa trabaho ko. So kaya ang kaya ginawa niya, talagang inapura niya talagang gawin, tapos binigay niya sa akin. Super nagulat talaga ako. Alam niyo ba guys, pag ito kasi ano ang liit sa pag tatlo yung binili mo, magpagawa ka, tapos tatlo yung pinagawa mo na maliliit lang, mga ganito lang size, o mga ganyan lang. Mga ganyan. Tapos tatlong piraso, umaabot siya ng 150. Ganon, umaabot siya 150 pag tatlo. Ito super lucky. Tapos binigay niya lang sa akin. Tapos alam niyo pa ba na first time niyang gumawa ng canvas na, kasi hindi talaga sila gumagawa, hindi talaga siya gumagawa. Canvas na, nilagyan niya ng frame. So, akin na tong picture na to, nilagyan niya ng frame. Ang ganda guys. Tapos sinabi ko lang sa kanya kung anong gusto kong kulay para dyan. Tapos super perfect ng paggawa niya guys. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo kasi pinakita ko lang sa inyo kasi ang nagandahan talaga ako. And then nandito na siya sa area kung saan yung mga items at mga balikbayan box natin na ipapadala sa Pilipinas, kaya sinabay ko na siyang i-video. Ayan yung itsura. Oh, grabe, ang ganda. Ang ganda talaga, promise. So ayun guys, iuusog natin itong box na to na may laman dito sa gilid. And then itong mga nandito sa gilid ng mga items, i-move naman natin siya dito sa kabila. Kasi para meron tayong space sa mga box na gagawin natin dito. Kasi super sikip na. Super sikip na, wala nang space. Kung ilalagay ko pa dito yung box, wala na akong maikutan, wala na akong space para hugutan ng mga items na ilalagay ko pa sa aking balikbayan box guys. Kaya yan, bilang natin siya dito sa area na to. And then I'll push this box on the left side. Yan. Push natin. Gotta be clutch. Oh. Ay! Dangan. Oh my god. Ito na yung likod ko. Baka nakikita niyo yung... Ah, alam niyo na. Charot. Ayan, naka... Lagay na yung box sa gilid. And then ito pang isa. Ito pang isa, i-move pa rin natin ang punta. So kung ano yung mga nasa gilid, i-move din natin. Papunta dito sa, towards me. Ayan! Ay! Hello! Ang lagi-laga na. Yung ating mga peanut butter. Sus, grow pa ako ng sticker. Ayan! So, meron tayong space dito. So, ayan ang ating mga items na ilalagay. So, kunin lang natin yung box sa likod. Ayan. Hindi na talaga siya kasi dito. Hindi talaga masyadong space. Kailangan ko maikutan. So guys, ang una natin gagawin, unahin natin ilagay yung mabibigat na item sa baba. Katulad ng mga, basta kung ano yung naisip nyo ng mga mabibigat, yun muna ang unahin ko. Kasi ako, ganun ako maglagay ng balikbayan. Una ko talaga yung mabibigat muna, tapos patungan ko siya ng hindi masyadong mabibigat, tapos magagaan na yung sa taas. Ayan! So dahil mabibigat ang unahin natin, lagay natin mga peanut butter. Ayan! Peanut butter. Isunod yung mga ano, stem naman. Mga kanggot guys. At ito sunod nilalagay. Ay. Oh my god! Ah! Oh! Garo sigat! Mga spam ang ating nilalagay. Guys, lagi ito yung mga mabigat. So that is my luncheon meat.
corned beef. Grabe guys, super bigat niya. Mga ispam pa lang ng laman at saka yung mga kanduds. Yung mga kanduds na iba. Oh my god. Patay ang ano nito. Buhat nito ang tubig. Ah, ito so bad for them. Kasi naman siya, good luck. Good. Guys, ayan na ang ating first layer na nilagay sa box. So ito is mga peanut butter, tapos sa baba naman ay ito namang area is mga luncheon meat, tapos yung spam, tapos mga ham, tapos luncheon meat din, tapos yung corned beef. Tapos nakikita yung mga gap na yan, guys. Lalagyan ko yan ng mga damit or something, papalamanan ko yan para hindi maalog. And then, meron pa tayong ilalagay na mga natirang Vienna sausage.
Yan ang ilalagay pa natin dito. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan guys, yan na yung itsura. Pagkatapos natin lagyan yung unang lagay, yung unang layer ng mga items sa box. Ayan guys, ito ang ating mga ipapalaman sa mga damit. Ipapalaman natin ito guys sa mga gap ng ating box para hindi maloob. Guys, ayan na ang itsura niya. Kita mo yung space na to, nilagyan ko na lang siya ng palaman ng mga damit. And then, ayan. Tapos dito, ayan, mayroon damit. Yung mga yan, hindi ko na pwedeng siksikan kasi walang mga magkakasyang pwede. So, pwede na yan. Ang importante, hindi masyadong maalog. Mauga ba, ganun. Ayan. So, ang gagawin natin, papatungan naman natin siya ng mga Buena sausages. Ayan. So far ang itsura ng ating pang-apat na box.
So ayan guys, after ko nilagay yung mabibigat, mga peanut butter first, tapos yung mga canned goods, nilagyan ko siya, yung mga gap, pinalamanan ko siya ng mga damit, and then pinatungan ko siya. Ito yung sumunod na nilagay natin ay ang mga Vienna sausage, and then yung mga peanut. Ayan ang itsura so far. And then ang next nating ilalagay ay mga Swiss Miss naman guys. Hindi na natin lagyan ng medyo mabibigat, baka ano, isa-isang box na natin ilagay yung ibang mabibigat kasi super bigat na, kasi puro canned goods ang nilagay ko dito. So ayan ang itsura ng box natin so far. So ayan. Na guys, ang itsura ng ating pang-apat na box. So, ang pinatong ko lang naman after ng mga peanut na nilayer ko ay itong mga Swiss Miss quick, tapos mga Quaker Oats. And then, ayan lang guys, talagyan, itong may konti pang gap, ang ilalagay ko na lang dito ay mga chocolates, tapos papalamanan ko siya ng mga damit, para hindi siya umalog. Ayan guys, so hindi masyado. Maalog pa ng konti, pero pag nilagyan natin ang damit yan, hindi na yun maalog. So far, yan ang itsura. And then, mag-move on tayo sa pang limang box. Ayan na ang mga itsura ng, I mean, ayan na lang ang mga natira. And then, ayun mga kape. Mga kape na lang halos, tas mga chocolate. Ayan ang mga natira. Tapos kung halimbawa hindi agad mapuno, ilalagyan ko na lang ng mga yun, yung mga damit-damit. Ay, may mga damit pa, hindi ko pa yung nag-ilaw, lalagyan ko. Mga accessories na mga ipapadala ko.
po tayo ng mga gamit na pwede lang nakukat natin ng mga gamit natin sa mga kinang kinang may gawin. Parang lalo na alo, ayaw natin na may nakalo. Sabi na may kita ng mga gamit ng ating anak, ipagin na natin sa pagin natin sa mga dapa na hindi malo. Parang ibigay mga tutuloy, hindi natin sa ating hindi sa ating pamilya katalina, mga kapo yung ano, kita ko, tapos sana natin ko pala naman, nakatin sila, patan na mga pinagamit, pinagamit ko. So guys, so far, ayan ang itsura ng ating balikbayan box. Papatungan ko na lang siya ng siguro damit na lang din para makover lang yung mga chocolate. And then, ayan, tapos na tayo. Ayan yung mga pinatong ko, mga chocolate na lang. And then, hindi ko pa siya guys ikuklose. Sasabay-sabayin ko siyang ikuklose pagkatapos ko nang mapuno ang... Ay, may natira pang isa. Doon ko na lang sa box na isa. Sa panglima ko ilalagay kasi punong-puno na. So, hindi ko siya i-close guys. Sabay-sabay ko siyang kinuklose pag ako nagpapabalik bayan box. Yung mga natira pa, ayan. Mga chocolate pa. And then, syempre, mga kape ni nanay, mga items. Basta yung kanina na pinakita ko. And then, ayan. So, mag-move una tayo sa panglima. This is part 5. Ang gagawin natin na paglalagay ng aking mga items sa balikbayan box kung padala sa Pilipinas, guys. Guys, tapos na ako maglagay ng aking mga items sa balikbayan box para ipapadala ko sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood sa akin. At guys, promise, nakakapagod po talaga. Pagod na utak mo, pagod pa yung bank account mo, pagod pa... pati physical. Pero super naman saya pag nabibigay natin sa pamilya natin yung mga kasayahan na lalong-lalo na hindi naman nila hinihingi. So, kung saan natin binibigay para mapasaya ang ating magulang at mga mahal natin sa buhay, super mga taong kinikare natin so much, the most. Kaya yon, alam ko na super magiging happy sila last time nagpadala ako nung natanggap nila nung nagbi-video call kami ng nanay ko, bawat isa sa kanila nag-show up sa camera at nag-wave at nagsasabi, "Uy, salamat sa ganito, ganyan, ganyan." So syempre ako nung ayan yung kasiyahan ko na gusto kong matanggap para sa kanila, super na-applause. Tapos yung ngiti talaga nila guys, super genuine talaga. Kaya ayan guys, lagi akong nagpapadala sa mga ganito kasi pagkaya ko at kung halimbawa may yung parang pagkaya ko, tapos syempre, di ba, hindi ko naman pwedeng i-post yung sarili ko. Basta yun, pag time to time lang na gusto kong magpadala, nagpapadala ako. Ayan. Kasi alam ko yung saya na madadama nila at laging contiguous yun na makikita mo sa camera nakangiti sila at sabihin nila, "Oy, sobrang sarap, ng ganyan." Basta mga ganun. Kaya yun, maraming salamat po sa aking maraming salamat po sa panunood sa aking mga video guys. Super na-appreciate ko po kayong lahat. And ayan, tapos na ako sa pang-apat. Samahan niyo ulit ako sa pang-5 sa susunod na aking ilalagay yung mga items ulit. Yung last at final nating lalagyan. At wala nang atrasan, hindi na ako kukuha ng another box. Wala na, ito na, pang-5 na talaga. So yun na. Bahala na, isisiksik natin. Kung hindi na malaga yung iba, edi iwan ko na lang, hindi na talaga, yun na talaga yung aking last. So ayan, maraming salamat po sa aking sa panunood sa akin at I'll see you guys again sa aking part 5 at next time, pag gusto nyo pang manood sa akin, maraming salamat po. Be blessed today, bye bye.